Sintonitza el programa Oro. CDWIZ. Observacions, reaccions, opinió. Oro. Observacions sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinion ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes. Oro. Sa DWIZ. Kasama si David Oro. Oro. Sa DWIZ. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, Boyong! Gising na po tayo, gising na ang mga nagsiesta ngayong hapong ito para mag-ipon ng konting lakas, makapagpatuloy sa trabaho at kayod ng kayod. Yan naman ho tayo mga Pilipino ay talagang masisipag, ika nga. Tayo po ay nagpapahinga ng konti pero matapos ang ilang minutong pag-idlip, ika nga, eto na naman, bangon na naman po tayo. Kape-kape muna, kape-kape-kape! At tayo po ay magpatuloy na magtrabaho sa oras po nating 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Samahan niyo po ang inyong lingkod, David Oro, hanggang mamayang alas 4 ng hapon sa programang Oro sa DWIZ. O-R-O, yan po ang ibig sabihin. Ano bang ibig sabihin ng O-R-O? Observasyon, reaksyon, opinyon. Kaya Oro sa DWIZ. Samantala, speaking of kayod, pagkayod, ika nga, paghahanap buhay, dapat to talagang tayo ay maghanap buhay ng malinis. Huwag ho tayong gumawa ng mga panlalamang sa kapwa. And speaking of panglalamang sa kapwa, ito po ano, talagang minsan may mga programa po ang ating pamalaan at mayroong mga nagsasamantala para po madiskaril ang mga programang ito at kumita sa pamamagitan ng panloloko, pangi-scam sa mga kababayan po natin. Ang tinutukoy po natin ay ito pong may kaugnayan dito sa inilabas na babala ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ano ho ba ang tungkol dito? Ito po ang balita. Nagbabala po sa publiko ang Department of Human Settlement and Urban Development kaugnay hinggil sa maling impormasyon at mga detalyeng lumalabas online kaugnay sa pambansang pabahay program ng pamahalaan. Ako, ang ganda-ganda ho ng programang ito, no? Pero meron hong mga mapagsamantala. Ayon po kay DHSUD, Secretary Jose Rizalino Acuzar, walang pribadong individual o grupo ang autorisadong magsagawa patungkol sa pambansang pabahay sa ilalim ng kanilang ahensya. O ito po, pakinggan niyo mabuti ang babalang ito. Sinabi po ni Secretary Acuzar na hindi dapat basta-basta maniniwala ang publiko sa mga lumalabas na peking mga balita. Meron hong mga balita pala at mga gustong manlamang sa kanilang kapwa at tanging sa mga lehitimo o tanging sa lehitimo lamang na sites o websites lamang ng Department of Human Settlement and Urban Development magpasa ng aplikasyon hinggil sa National Housing para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng kalihim na bukod sa kanilang ahensya, maaari lamang mag-inquire o magtanong ang publiko sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa naturang programa. Yung pong mga counterpart, ika nga, ng ating pong departamento, ito pong mga local government unit, yung city hall at mga munisipyo na nakiisa na sa magandang programang itong pabahay. Kabilang sa maaaring pagtunungan na ahensya ay ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Okay, kasi yan po isa sa mga institusyon na sumusuporta sa programang ito ng departamento. Ano pa ho? Pwede rin ho dito po sa National Home Mortgage
Finance Corporation at sa National Housing Authority. Ayan, under din po ito ng departamento. Sinabi naman ni Acusar na handa silang bigyan ng angkop na aksyon ang sinumang mauhuling lumalabag sa programa ng pamahalaan. Ayan, nako, matindi. May babalaho sa inyo, ha. Sa kabila nito, iginit po ng opisyal na handang tumulong ang kanilang ahensya para maabot ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng disente, ligtas, abot-kaya at sariling tirahan. Ayun, napakaganda po ng proyektong to. At kabilang po ito sa matatawag po natin na mga flagship o mga nangungunang programa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagandang programa ito. Alam po natin, kabilang po ito sa mga tinatawag po natin na pangunahing pangangailangan ng ating ng mamamayan, ng bawat isang tao, ng bawat pamilya. Food, clothing, shelter, o tirahan. And speaking of tirahan, ito na nga po para higit pang linawi ng mga issue may kaugnayan po dito sa mga nagsasamantala sa programang ito. Minarapat po natin makaugnayan ngayon via Zoom, live na live, si Department of Human Settlement and Housing departamento to, Department of Human Settlement and Urban Development. Yan, nabubulol tayo. Si Undersecretary Avelino Tolentino III. Magandang hapon po, Attorney Tolentino, sir. Live na po tayo sa DWIZ, sir. Magandang hapon po, Sir David Oro, at sa inyo pong mga taga-subaybay, magandang hapon rin po. Opo, at maraming salamat po muli sa pagkakataon na kayo po ay aming makapanayam para magbigay po ng linaw, sapagkat meron hong, yung nga binabanggit natin, ano, mayroong public reminder na issue nitong nakaraang linggo lamang na inilabas ni Secretary Jerry Acusar na may kinalaman po sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Paki-elaborate nga po yung isyung ito at babalang ito maliban sa mga nabanggit ko na kanina, Undersecretary Tolentino, sir. Sir David Oro, tama po kayo. Noong mga nakalipas po na araw, kami po ay nakatanggap po ng mga ulat sa aming po mga government partners. Apo. Na meron po mga ilang individual o ilang entities na nag-claim na sila po ay associated sa aming tanggapan, Department of Human Settlements and Urban Development, o ay sila po ay associated sa aming mahal na kalihim Jerry Acusar patungkol po dito sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Opo. At dahil nga po dito sa mga ulat na ito, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na tayo po ay mas maging maingat, mas maging masinop sa ating pag-consume ng information, at siguraduhin po lamang na ang ating pong information ay manggagaling sa mga proper government channels, gaya po ng amin dito sa tanggapan sa DHSUD, yeah, sa amin pong shelter agencies, the National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, at yung ating Home Development Mutual Fund, o mas kilala sa tawag na Pag-ibig Fund. Diyan po tayo magtungo. At kasama po ang ating mga local government units na ating mga partner dito po sa ating pagpapatakbo ng ating pambansang pabahay program. Dito po tayo kumuha ng impormasyon na, sir, dahil po para po maiwasan kung ganitong pagkakataon na mayroong mga tao na nagsasabi na sila ay involved dito sa ating programa kahit hindi naman po sila kasali at hindi po sila official ng itong mga ahensya. Ayan. Okay. So, 2023 na po ngayon. Kaya, itong nakalipas na 2022, aba, naku, marami hong malalaking balitang pinasabog po, ha. Ang Department of Human Settlement and Urban Development. Kung i-assess po ba ninyo, Undersecretary Tolentino, yung performance po ng inyong departamento sa taong 2022, ano ho kaya ang masasabi ho natin may kaugnayan dito sa naging mga development kaugnay po ng mga programa po nating sinimulan sa ilalim po ni Secretary Jerry Acusar, Undersecretary, sir. Sir, tama po. Nung kami po dito sa aming tanggapan ay masaya dahil po nung ating pagka-appoint na ating mahal na kalihim Jerry Acusar mula po noong Agosto hanggang po noong Disyembre, tayo po ay nakapag-sarado po
ng 49 MOU signed with various local government units kung saan tayo po ay nakakuha po ng commitment na pagsuporta dito sa ating pambansang pagkain. Dagdag pa po dyan, nagkaroon po tayo ng 12 groundbreaking events kung saan po ang noong December 21 ay no less than the President, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang siya pong nag-groundbreaking sa Palayan, Nueva Ecija po, kasama po ng ating mahal na Senator J.B. Ejercito, who incidentally also chairs the Senate Committee on Housing. Mm-hmm. At also, tinaluhan po tayo ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Opo. Diyan po sa event po na yan, Sir David, ipaalala ko lang na tayo po ay sinamahan din po ng government financial institutions gaya po ng GSIS, ng SSS, ng Land Bank of the Philippines at saka ng Development Bank of the Philippines kasama po ng aming tanggapan na Home Development Mutual Fund kung saan nagkaroon din po ng pagsuporta ang mga GFIs na ito dito sa ating pambansang pabahay program. Mm-hmm. Gaya po ng nasabi ko, sir, tulong-tulong na po ito, tulong-tulong ang national government, tulong-tulong ang local government units. Noong pong taong 2022, tayo po ay nakatanggap ng instruction mula po sa Office of the President na tayo po ay maglalaga ng ating government lands in support of the pambansang pabahay para sa Pilipino program, which we believe will be very crucial to the success of the program dahil nakikita po natin dalawang bagay. Mm-hmm. Ang pagpasok po ng government lands dito sa aming programa ay magbababa po ng ating amortization rates dahil bababa po ang cost of production ng pabahay. Ikalawa po, ito pong pagpasok po ng government lands dito sa ating programa ay magkikreate po ito ng development doon sa area. At ibig sabihin po niya, pagka po may development, magkakaroon po ng activity, magkakaroon po yan ng taxation base. At ibig sabihin, makapag-generate po tayo ng resources. Ibig sabihin po, maliban po itong ating programa bilang a shelter solution, opo, nakikita po natin siya na it's an economic pump priming activity na makakatulong po sa ating bayan upang makalabas dito po sa pandemya. Yeah, so happy po kami. At ganyan po ang mga nangyari. Ito po 2023, sir. We expect full-blown construction na po tayo at magpapackage po kami noong susunod na round po ng ating mga projects at masaya po kami to report noong isang linggo lamang po, kami po ang aming tanggapan po ang ating mahal na kalima, Secretary Jerry Acosara na pagpirmahan po sa Baguio City with Mayor Magalong kung saan tayo po ay magpro-project po sa Baguio at doon po yung gagawin sa Tuba, Benguet. Ayan, napakaganda po. Ano? Kaya nga po talagang sabi nga 2022 para sa inyong departamento sa housing ay talagang mga proyekto po with a bang. Ika nga, talagang sumabog po ang mga proyektong to. Damandama po naman namin at obserbasyon po ng mga kababayan natin, mga reaksyon at opinion. Abay, talagang totohanan, seryoso po ang si Secretary Acosar. At siyempre, full support po dyan ng ating Pangulo. Ngayon, nabanggit nyo na nga po ito, mga programang ito, no? Mayroon lang hong ilang mga tanong dito. Ano raw ho ba itong pagkakaiba ng pambansang pabahay para sa Pilipino program doon po sa ibang mga housing program na mga nakarang administration? Parang ano ba yung kakaiba dito? Bakit ganito katindi ngayon ang buhos na at impact ng programang ito, Undersecretary Tolentino? Sir, ang una po nating masasabi dyan, ito ating pambansang pabahay program, iba po ang target. Ang ating pong tinatarget ngayon ay 1 million housing units per year. Yeah. At ating pong traditional po na naging production over the last several years ay nasa 200,000 units per year po tayo. Opo. Now, ito pong target po na to, nakikita natin, medyo iniba po natin ang ating approach. Kung nung dati po, nakatali tayo dun sa kung anong budget ang kaya ibigay ng national government through the General Appropriations Act, so yung tinatawag po natin ang taunang GAA. Ngayon po, ang approach natin na, sir, opo, ay ipapasok po natin ang pera po ng private banks, ang private capital, ipapasok po natin ang investable funds ng ating GFIs upang makapag-kickstart po tayo ng construction, ng housing construction. At on the side naman po ng ating mga kababayan, hindi na po natin sila pababayaang mag-isang magbayad ng amortization o ng hulog sa bahay, kundi makikita po natin with the proposed housing interest subsidy, housing interest support from the national government at in certain cases, kung kaya po ng local government unit, magkakaroon po ng amortization support,
makikita po natin na ang maghuhulog na po para sa mga pabahay na naka-enroll dito sa aming programa ay bali tatlo na po. Yung national government in the form of housing interest subsidy, the local government in the form of amortization support, and finally, yung ating pong kababayan doon po sa kanyang hulog mismo. So bali tatlo po ang magpupulong-tulong upang magsigurado na yung pong hulog, yung amortization, hindi po magde-deport. Ayun, ay ito palang kagandahan. Ang galing naman po ng nakaisip nito, Undersecretary Tolentino, na malamang si Secretary Acosardinga nakaisip nito, na nakita ho natin dito na itong mga GFIs na tinatawag, yung pong tinutukoy ng mga government, tama ho ba? Government Financial Institution? GFIs po. Yeah. Government Financial Institution. Yeah. So itong mga GFIs na ito, ay pwede pala no na talagang magtulong-tulong, magsama-sama, kaya yung pondo na nakalaan ay mas malaki at nandiyan na, naka-ready na po, Undersecretary Tolentino. Tama po kayo diyan sir no. Yung pondo po mas malaki kasi po hindi po siya nakikihati basta doon sa ating General Appropriations Act. Opo. Yung pag-ibig fund naman po diyan talagang that is designed for housing production. No sir, ang gusto lang po namin underscore dito is the fact that ito pong ipapahiram na pera ng ating mga GFIs para sa ating pambansang pabahay program. Ito po ay pahiram. Ibig po sabihin itong pahiram, ito po ibabayaran and with a little rate of return. Ibig sabihin may kita pa po ang ating mga GFIs dito dahil negosyo po itong kanilang pagpapahiram. So binipisyo po yan para sa ating GFI dahil sila po ay madadagdagan po ng negosyo with the pambansang pabahay program. And ang win-win po dyan, yung kanila pong mga miyembro, kunwari po ang miyembro ng HDFF, ang miyembro ng SSS, ang miyembro po ng GSIS, sila po ang nakikita natin magiging beneficiary naman po ng mga pabahay na itatayo under the program. Ayun. At ang isang maganda ho dito, Undersecretary, tama ho ba? Yun ho kasi yung mga local government unit, yung mga mayors, mga local official, ito po ang malaking tulong sapagkat ma-identify ho nila kung saang lugar sa kanilang syudad o munisipalidad magandang itayo mga pabahay nito with the approval siyempre ng ating pong departamento, Undersecretary Tolentino, sir. Sir, tama po yun. No? We have a very important role na nakikita na ipe-play po ng ating mga local government units. Una po dyan yung pag-identify po, tama po kayo, ng land suitable for housing. Correct. Number two po, yung paggawa po ng listahan ng beneficiaryo dahil sila po ang mas nakakilala ng kanilang lokalidad. Tama. At pangatlo po, pagka po naitayo na natin itong mga IT struktura para po mapanatili ito in good condition, eh yung po tinatawag natin estate management. Yeah. So naniniwala po kami na if this program is to be successful, it is because we have partnered with the local government units, no? Yeah. And also po sir, idagdag ko na lang po, no? Ito pong ating mga programa dito, we want this to be successful at we have tried to learn from our past experiences. Uh-huh. Kaya po ang aming approach dito on site in city. So hindi po tayo maglalayo ng ating mga kababayan kung saan po sila currently nakatayo. Correct. Dahil nakikita po natin pagka po sila nanatili sila kung saan sila nakatayo, they will have continued access to their livelihoods. Tama. At pagka po meron silang access dyan, patuloy po silang magkakaroon po ng pagkakataon na mas makaangat sa buhay. Oh, last na lang po, gusto po namin sabihin that our program, we want to focus on the development of townships and development of communities. Hindi na lang po basta bahay ang binibilang namin dito, kundi po mga komunidad po kung saan kompleto po ang basic services at meron pong pagkakataon magnegosyo at magtrabaho. Yun. Nako, yan nga po yung isang gusto kong tukuyin sapagkat tama ho kayo. Yung mga nakaraang proyekto ho kasi ay magtatay ng pabahay doon sa napakalayong lugar. Pagkatapos, napakalayo sa pamilihan, malayo sa palengke, malayo sa eskwelan, malayo po sa trabaho. Ito ho ngayon, ang kakaiba ho dito sa proyektong ito na pinag-isipan ho, at tulad ng binanggit ko na, komunidad ang itatayo. May pabahay, nakatira mga tao doon, merong palengke, merong eskwelahan, at malapit din halos sa kanilang mga pinagtatrabuhan na Undersecretary, sir. Yes po sir, that is the idea. Ano po?
idea po natin on-site in city kung nasan po ang ating mga kababayan. Correct. At kung saan po merong continued access doon po sa basic services. Sir David, madami po kasing naging debate dito, no? Opo. Kasi yung in the past, sinasabi kasi yung resettlement, mas mura kasi yung lupa doon sa malayo. Mm-hmm. So, balit pagkapupunta ka po doon, una-una yung issue po ng livelihood. Pangalawa, yung matitipid mo naman po sa pagbili po ng lupa, yeah, ang mayayari naman po dyan, gagastusin mo naman po sa pagtatayo po ng basic services. Oo nga naman. Ngayon po, kung nandun ko na po sa sentro mismo, nandun na po yung pagkakataon sa trabaho, andun na rin po yung mga basic services. Hindi mo na po kailangan basta magpatayo pa ng mga bago. Opo. Eh, doon po natin itayo kahit medyo mas mahal ng kaunti yung lupa. Ang gagawin po natin, medyo higher density po ang structures ay tatayo natin. Walk up, mid-rise, at saka po high-rise, depending on the needs of the localities. Galing, galing. Panalo po yan. Undersecretary Tolentino, ipaabot nyo po ang pagbati po at pagsaludo at appreciation kay Secretary Acosar dito po sa napakaganda mga programang ito. Sigurado matutuwa ang ating Pangulong Bongbong Marcos nito. Nasa inyo ngayon ang pagkakataon, Undersecretary Tolentino, para po sa parting words, i-address po natin ang mga kababayan po natin at mukhang ito na po, mukhang matutupad na ang kanilang magkaroon ng pangarap na magkabahay na sarili na sa murang halaga lamang. Go ahead, Undersecretary Tolentino. Sir David, unang-una po sa ating mga kababayan, ating na pong pagtulong-tulungan, meron po tayo ngayon magandang pagkakataon na burahin po itong ating 6.5 million housing needs. So ating na pong pagtulong-tulungan, ito pong ating pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sana po ay huwag na po magkaroon ng itong mga sumusubok po na manglinlang na ating mga kababayan. At doon naman po sa ating mga kababayan, ating mga beneficiaryo, ay siguraduhin po natin na tayo po ay kumukuha ng informasyon doon po sa ating mga government websites gaya po nung nabanggit natin kanina. Kami po dito sa aming tanggapan, DHSUD, in behalf of our Secretary Jerry Acosar, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, no, sa ating media partners, dahil naniniwala po kami, sir, na ang pagkalat po ng informasyon ay napaka-importante, napaka-husay kung dadaan po sa mga outfits na reputable kagaya po nung sa inyo. Maraming salamat po sa tiwala nyo rin po sa amin, Undersecretary, at magkakasama po tayo. Lalo na siguro pagka sa ibang mga oras para mas malawak yung ating talakayan. Malapit na ho na magkaroon mga pagbabago pa sa mga programming namin dito sa DWIC. Kasama ho kayo sa ilalagay ho namin doon sa top priority sapagkat yung programa pong ito ng pabahay ay talagang importante po na maimpormahan po natin ang madla sa magandang programang ito. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo, Undersecretary Avelino Tolentino III, sir. Maraming salamat din po at huwag po kayo mananawa sa amin dahil kailangan po namin kayo as we roll out, as we implement the Pambansang Pabahay Program. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Inyo pong napakinggan at napanood si Undersecretary Avelino Tolentino III, ang isa po sa masipag na Undersecretary ni DHSUD Secretary Jerry Acosar. Oras po natin, alas 3:26 na ng hapon. Mamaya, marami pa po tayong tatalakayin at may mga reaction din po dito sa magandang programang ito ng pabahay. Very good, sabi. At naniniwala kami na ito, mga reaction, no? At opinion ng mamayan. Mga obserbasyon, reaction at opinion ng mamamayan. Naniniwala ho kami at masaya ho kami sa programang ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat dati po yung mga pabahay daw sorry to say mga ampaw yung mga itinayong mga bahay kaya ang nangyayari ho nagkakaroon ng mga problema at ayaw ho halos tirahan ng mga kababayan po natin doon sa kanilang mga lilipatang mga pabahay na ito. Kumbaga, parang tinipid ng husto ang mga materyales. Ito pong ginawa nila ay konting semento, konting bato. Pagdating ng Mindol, nagkakarak na
Ay, nakakalungkot po. Pero ngayon, sa programang ito ng ating pamahalaan, ako, eh, mismo nakatutok mismo ang Pangulong Bongbong Marcos eh. At si Secretary Acosar mismo, yung kanyang karanasan bilang isa rin sa mga nasa construction din sa mahabang panahon, aba, hindi ubra ho yan. Hindi ho pwede yung mga substandard na mga gamit po ah. Hindi ho pwede mga substandard na mga building materials. Ay, nako, magagalit ho sa inyo si Secretary Jerry Acosar. At saka si Secretary Jerry Acosar, mayaman na ho yan eh. Yan ho yung mga katulad ng mga dating official din ng gobyerno na mayayaman na eh. Hindi na ho kinakailangan pang kumarakot, ika nga, sa pera ng taong bayan. At naniniwala tayo sa ilalim po ng panunungkulan o sa ilalim po ng pangangasiwa ni Secretary Jerry Acosar sa departamentong yan ay talagang maisa sa katuparan ang pangarap na magtayo ng 6 milyong bahay sa loob ng 6 na taon, 1 milyong bahay bawat taon, kaugnay po ng programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Babalik po ang programang Oro sa DWIZ, ORO, Obserbasyon, Reaksyon, Opinyon, makalipas po lamang ang ilang patalastas. Oras po natin, alas 3:39 na po ng hapon. Aba, ay, habang tayo ho dito sa Metro Manila ay medyo maganda ang lagay ng ating panahon kahit medyo makulimlim. Sa mga kababayan po natin dyan sa Mindanao, maraming mga lugar po ang apektado po ng mga matitinding mga pag-ulan at mga pagbaha. Bilang katunayan, sa latest report po ng nakala po ng ating news center ay mahigit sa 1,000 katao na ang na-displaced dahil po sa matinding mga pag-ulan at pagbaha sa Butuan City. Oo, ang ganda pa naman sana ng lugar niya, no? Kaso, grabe po, no? Ang mga dinaranas po na matinding baha sa lugar na yan, lumikas po sa Butuan City, Agusan del Norte. At ito pong mga umalis sa kanilang mga tahanan, eh, apaw na nga po ang tubig eh. Ang baha dahil nga po sa nararanasang low pressure area dyan po sa lugar na yan. At ayon po sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO dyan po sa Butuan City, kabilang po sa mga naapektuhang barangay, ang mga barangay ng Libertad, Pangabugan, Maon, Villa Cananga, Imadejas, Ambago, San Vicente at Bonbon. At napatid po na umabot pa sa hanggang Baywang. Grabe po, nataas ang tubig. Ano? Hanggang Baywang daw ho ang baha sa ilang lugar kaya't marami mga residente ang napilitang lumikas na dahil sa pangambang lalo pang itong tumaas ang level ng tubig. Bunga nga po ng walang patid na pag-ulan at nagkaloob naman po ng tulong na ang City Health Office ng mga vitamins, mga gamot sa mga residenteng nagkakasakit na sa evacuation center. At dahil nga po sa sama ng panahon yan, yung mismong biyahe nga po ng Pangulong Bongbong Marcos sa dapat sana ay may pupuntahan silang mga lugar dyan sa Mindanao, na-divert po ang dapat sana pagtungo ng grupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Oroquieta City, Misamis Occidental, at sila po ina-divert patungong Ginguog City, Misamis Oriental. Dahil nga po sa napakatindira po, napakalakas daw po na pagbuhos ng ulan, bunga po ng low pressure area. At kung tungkol naman po sa halaga ng pinsala, ay ito, nagsisipagdatingan po itong mga information ng halaga ng pinsala. Sa ngayon, ay umaabot na po sa, ito po ay pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Surigao del Sur, pumalo na po sa, nakuntindi no, 264 million pesos ang pinsala na. Talaga naman ano. At
batay po ito sa pinakabagong datos ng Office of Civil Defense. Uy, speaking of Office of Civil Defense, ha, siguro tomorrow, baka pwede nating i-schedule yung bago nating administrator ng Office of Civil Defense, si Undersecretary Ariel Nepomuceno. Uy, napakasipag niyan. Nakita ko na magtrabaho yan. Eh, nung ako'y maliit, sabagay, maliit pa hanggang ngayon, maliit pa rin ako. nung ako'y maliit pang tauhan ng isang programa doon sa kabilang himpilan, ay nakasama ko na magtrabaho ito. 1988 pa lamang. Oh, maliit pa nga talaga ako nung time na yon. At saktong-sakto na itong si Undersecretary Administrator Ariel Nepomuceno ang ngayon ay naitalaga bilang pinuno ng Office of Civil Defense. Under din po ito sa Department of National Defense na ang bagong secretary naman ay si Carlito Galvez. At okay, balikan natin dito sa report ng Office of Civil Defense. Pumalo na sa mahigit 153 million pesos naman ang kabuang pinsala sa infrastruktura at mahigit sa 111 million pesos naman sa panigpo naman ng agrikultura. Umabot naman sa 432 ang bilang ng mga bahay na nasira. Dami, no? Habang 18 mga kalsada at 4 na tulay ang hindi na rin madaanan. Matindi talaga itong mga pag-ulan at mga pagbaha na naranasan po naman dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang po sa mga naapektuhang rehiyon ang Calabarzon, pati pala ating itong southern Luzon apektado. Mimaropa kasama rin sa mga apektado, no? At yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, mula naman sa 11 naiulat na nasawi kahapon, ibinaba na ito sa 10 dahil ang isang naitalang nasawi mula sa Capiz ay namatay dahil daw sa localized thunderstorm noong December 31 at hindi sa LPA. Pero dahil pa rin po sa sama ng ating panahon. Ayan. Okay, so mamaya-maya po, tatanggap po tayo ng mga report ng ating mga tagapag-ulat sa probinsya na posibleng may kadalaman din po dito sa matinding mga nararanasan nating sama ng panahon. Okay, at maliban pa ho sa mga balitang ito, ay grabe rin ho naman ang naranasan nga ng mga kababayan natin dyan sa Caraga Region. At dahil dito ang Philippine Coast Guard at District Northeastern Mindanao ng PCG ay nagre-responde na sa posibleng epekto ng malawakang pag-ulan na ito sa Caraga Region dulot nga po nitong low pressure area. Ayan, kaya ang dami po talagang pinsalang dinudulot ito pong matinding mga pag-ulan at nagbubunga po ng matinding mga pagbaha, lalong-lalo po dyan sa bahagi po naman ng Mindanao area. Okay, abangan po natin ang mga update sa mga lugar na yan mamaya sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Ay alas 4 ho yan. Hanggang alas 4:30, makikita nyo ho dyan, malalaman nyo ho dyan, madidinig nyo ang mga malalaki at mga nagbabagang balita. Samantala, sa iba pang mga balita dito po naman sa Metro Manila. Okay, ito pong nangyari dito sa... Grabe itong ano, no? May napanood akong video. Siguro napanood nyo rin yung video ito, no? Na meron pong isang SUV na umararo sa 12 mga sasakyan. Dito lang po yan, sa Mandaluyong City. O grabe ho yun, ah. Yung nangyaring yan. Yan, yun, yung video yan. Nako, ito pong update. Habang pinapanood nyo po yung video ng pangyayaring yan, matinding pananagasa. Yung, nako, ibibiro yan. Grabe, no? Daming mga... Anong bang nangyari dito sa SUV na to? Oh, tinan mo. Oh, nako!
Grabe ano. Parang walang sa control yung driver ano. Yun hong driver niyan at may-ari ng SUV na umararo sa 12 sasakyan sa Mandaluyong City ay iniimbisigahan na po ng LTO. At automatic yung lisensya po ng driver ay suspended na po agad ng 9 na pong araw. Nagpalabas na nga po ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari at driver ng SUV na umararo sa tinatayang o sa 12 sasakyan sa 1 San Miguel Avenue, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ipinaharap po ang may-ari ng SUV, gayon din ang 2 sinasabing driver sa tanggapan ng LTO. Yung driver sa kayo may-ari, pinapasipot po sa LTO Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City. At ito po ay sa darating na January 16, sa Monday ho yan, alas 2 ng hapon. Oy, punta kayo ha! Pag kayo hindi lumutang, lagot kayo. Pinagsusumite rin po ng LTO ng paliwanag ang driver at yung may-ari hinggil sa kung bakit hindi sila dapat madiin sa kasong reckless driving at kung bakit hindi kailangang mabawi ang driver's license na mga ito ng pagiging improper person to operate a motor vehicle. At kaugnay po nito, iniutos na rin ng IID ang suspensyon nga po ng 9 araw at pagsusuko ng lisensya ng 2 driver. Ba't nga sinabi ditong 2 driver? Iisa lang naman yung nagmamaneho nung ano, nung SUV ano. Unless 2 manibela niyon. ito yung report kasi ng LTO eh. Sabi ho dito eh, pinapasuko yung lisensya ng 2 driver upang hindi makapagmaneho ang mga ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan, 13 driver at pasahero ang... Oh, mayroon palang nasugatan dito. 13 driver at pasahero ang nasugatan. May nasaktan pala dito, no? Matapos nga pong aruruhin itong 12 sasakyan. Nako, eh, galit na galit ho. Nagagalit po si Assistant Secretary Jose Arturo J. at J.R. Togade, LTO Chief. Sabi niya, ang insidenteng ito sa Mandaluyong City ay patunay lang ng pangangailangan na natitiyak na hindi tayo dumaraan sa shortcut kapag kumukuha ng lisensya at kung nagpaparehistro ng sasakyan. Oh, may hugot po si ASEC J.R. Togade sapagkat ito nga, nung mga nakalipas na araw ay meron pong mga sunod-sunod na huling mga fixer dahil nga po dito sa mga shortcut na pag-asikaso ng mga lisensya. Ayan. At ang sabi niya, importante na ang mga kwalipikadong driver lang ang mabibigyan ng lisensya at nai-inspeksyon ng mabuti ang sasakyan kung roadworthy o ligtas at pasado sa pamantayan para sa pagbiyahe. Ayan po ang latest kaugnay po ng balitang yan na pagsuyod ng isang SUV sa mga sasakyan dyan po sa Mandaluyong City. May action na po ang LTO. Sa oras po nating 9 minuto bago po magalas 4 ng hapon. Aba, speaking of lansangan, alamin natin, kumusta ba ang daloy ng mga trapiko? Ang mga lansangan, pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa report na ito ng MMDA Metro Base, nasa linya na po natin ngayon si Joel Wahe. Magandang hapon, Kuyang Joel Wahe, live ka na sa DWIZ. Opo, magandang hapon din po sa inyo, Sir David, at sa lahat po ng mga nakikinig sa DWIZ. Sa mga oras na to, yung lagay po ng trapiko natin, lalo na nga yung EDSA. Itong southbound lane ng EDSA, nagsimula na pong bumagal magmula dyan sa may Timog Avenue hanggang dito na po yan sa may Connecticut. Luluwag lang po yan pagyakat dyan sa may Ortigas Flyover, patungo po ng Shaw Boulevard, hanggang dito po sa may Guadalupe. Bahagyang babagal ulit pagdating sa Estrella hanggang sa may Buendia. At dito po sa may Magallanes, nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal. Maging dyan po sa may Evangelista na hanggang dito na po sa may Top Avenue. Yung northbound lane ng EDSA natin, dyan lang yan sa Harrison hanggang sa may kanto rin po ng Top Avenue, nagkakaroon tayo ng moderate traffic. Maluwag naman sa may tramo, pabalik po ng Magallanes hanggang dyan pa sa may Pasay Road.
Diyan na uli makakaranas ng pagbabagal sa may Ayala Avenue hanggang sa may Kalayaan Avenue. At magmula naman dito po sa may Orense Street, halos dumuktong na po yung trapiko niyan hanggang dito po yan sa may Aurora Boulevard. Nararanasan na dyan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad. Bahagyang bumabagal din dyan sa may Kamyas, lalo na po yung paakyat sa may flyover ng Timog. At dito sa may Quezon Avenue, nararanasan na rin yan yung katamtaman hanggang sa mabagal. Hanggang sa may U-turn slot po sa tapat ng Quezon City Academy. Nagsimula na rin bumagal dyan sa may Oliveros patungo po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Paalala po sa ating mga motorista, muli po nating ipatutupad ang number coding sa Metro Manila. Magsisimula po yan mamayang alas 5 ng hapon, magtatapos po ng alas 8 ng gabi. At yan po ang kalagayan ng trapiko mula rito sa MMDA Metro Base, Joel Wahe para sa DWIZ. Salamat, Joel Wahe, sa update na yan mula po naman dyan sa MMDA Metro Base. So, so far, so good. Hindi naman ho ganong masisikip ang ating mga panguning lansangan sa Metro Manila. Sa oras po nating 6 na minuto na lamang bago mag-alas 4 ng hapon, napag-uusapan pa rin ang mga kwentong lansangan. O ito, may kaugnayan naman po ito sa Grab. Yun daw hong Grab Philippines ay kinastigo ng LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board, sa ginanap na hearing. May kaugnay nga po dito sa surge fee. At sabi ho dito sa report na natanggap natin ay kaya ho kinastigo ng LTFRB ang Grab Philippines, yung kanilang mga representative, ay dahil walang dalang kaukulang dokumento na nagpapatunay sa aligasyon nila na sila ay nagka-COVID noong nakaraang dapat sana ay hearing na hindi ho sila nakarating noong nakaraang Disyembre. O edi ba, sa panayam ho natin noon kay Attorney Ariel Inton, isa sa mga petitioner laban ho dito sa Grab Philippines, ay dumalo sila sa hearing pero na-postpone kasi wala raw ho yung mga representative ng My Taxi Philippines, Grab. At ang dahilan daw ho ay sila raw ho ay na-COVID. Ang public hearing po ay sinagawa patungkol nga po dito sa reklamong surge fee na sinisingil ng Grab sa kanilang mga commuters. Ito po ang nangyari. Hinahanap din po ng LTFRB board sa pangunguna ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis sa mga opisyal ng Grab ang mga dokumento na nagpapaliwanag kung magkano at paano ang ginagawang pagsingil ng surge fee sa kanilang mga commuters. Wala rin daw yatang may ipakita eh. Ay, kasi hinahanap. Ibig sabihin, wala nga talaga. Wala ho silang dokumento. Wala silang paliwanag na nasa black and white kung bakit nagkaroon ng ganong kwentahan. Bakit tumataas ang kanilang sinisingil. Sa hearing, sinabi po ni Attorney Ariel Inton, ang founding president ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, na dapat ay nagbitbit ang Grab na mga kinakailangan dokumento hinggil sa allegation na paniningil nga ng surge charge sa mga pasahero na hindi aprobado ng LTFRB. Lalo kayo ngayong nadidin. Hindi maliwanag ang wala kayong paliwanag eh. Ibig sabihin malabo, 'di ba? Simple lang naman 'yun eh. Walang paliwanag kaya malabo ang paniningil nyo. Pero meron ho nakatakdang hearing uli bukas. January 12. Ayan, kaya siguro magdala na kayo mga dokumento nyo, mga taga-Grab Philippines, para ho sa paliwanag yun dito sa mga issue ng dagdag na singil sa mga pasahero ninyo. Okay, abangan ho natin ang mga balitang yan sa gagawing update bukas. Samantala, aba, napakabilis po ng oras, ano? Maraming salamat sa mga taga-subaybay po natin, sa mga nakatutok po sa ating programa magmula kanina ng alas 3 ng hapon.
At syempre, ang grupo ho ng ating mga kasama dito, thank you very much sa pangunguna po ni Engineer Jun Aguba. Si Engineer Jun Aguba, dyan. At meron tayong listener ba ito? Avid listener from Qatar. Uy, layo ah, sa Qatar ah. Nakatutok sa atin si Nida Trinidad. Oh, avid listener natin. Kumusta kayo dyan sa mga Qatar? Marami tayong mga kasama rin dyan sa Qatar. Mga kaibigan na nakatutok sa ating live broadcast sa pamamagitan po ng YouTube at ng Facebook. Salamat sa mga nakagapay po natin, Engineer Jun Aguba, mga writers po natin na sina Rashid Luxin, Mara Valle, at Jen Patrolya. Ayan. Ang ating SOCMED naman team, sina Kim Gomez, thank you, at Elaine De Valanta, at ang ating mga communication assistant, si Maze Alinho Dayon-Dayon, thank you, James De Jesus, at Micah Cervantes, maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po ang inyong lingkod. Hanggang bukas, David Oro po lamang, nag-iiwan ang mga katagang. Maraming salamat muli sa pribilehiyo na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Sa DWIZ, kasama si